hindi niya ako pinagsakristan kasi may iba pala siyang plano sa akin. Which is mas maganda kasi ang daming pwedeng maging sakristan. Pero konti lang yung pwedeng pagkalooban ba ng talento na maging pianista, organista ng kapilya. Binibigay lang tayo dun sa kung saan man tayong landas talaga naranapat. No, hindi siya direktang sumasagot ng ano eh. Ibibigay mo ba ito sa akin o hindi? Ibibigay ko sa iyo yan, pero kung dadaan ako. Oh, minsan yes, minsan no talaga, or minsan wait lang, or minsan dito ka dapat. Hmm. No, minsan talagang, or madalas, ginag-guide tayo na ito. So, matanong ko lang din na uno, no? Ano kaya, anong buhay yung mayroon ka bilang isang deboto or na nanampalataya or again, devotee ni Santa Ursula? Well, hindi ko masasabi, Kuya Jester, na perpekto ang naging buhay ko bilang deboto. Dahil sabi nga, siyempre, mga tao tayo. Oo. I mean, kung hindi man tayo perfecto, syempre nagsusumikap tayo na at least man lang magaya natin yung mga halimbawa ng Panginoon, halimbawa ng mahal na patron na Santa Ursula na talagang kumapit sa pananampalataya sa Diyos. I mean, hindi niya tinakwil yung kanyang pananampalataya hanggang kamatayan, actually hindi siya bumitaw doon. So ang buhay ko bilang deboto, masasabi ko naman na ini-align ko at pilit kong ini-align, pilit kong pinagsusumikapan na i-align ang buhay ko sa buhay ni Santa Ursula na namuhay ng may pagmamahal sa Diyos at may tapang na ipagtanggol ang pananampalataya natin bilang Katoliko, siyempre, ipagtanggol ang Diyos sa lahat ng you know, yung mga masasamang elemento sabihin na natin. Oo. Ito. Hindi lang naman demonyo, diablo, o mga ano, masasamang elemento ng kasalanan. Though hindi maiiwasan, syempre, na magkasala. Pero, at the end of the day, nandun pa din yung pamamanata, yung pananalangin palagi sa Diyos. Hindi ka makakalimot. At syempre, tumawag ng tulong sa mahal na patron na Santa Ursula. Lagi, wala nung malaman ko nga yung pinagmulan po na galing ako sa mahal na patron na Santa Ursula. Lagi kong goal na makapagsimba, lalong-lalo na pag-araw ng fiesta, pag October 21. So, may mga times na hindi ako nakapa-attend, pero pinaka hindi ko makakalimutang pag-attend ko ng misa konsilibrada ng kaarawan ng pista ay noong 2020. Kasi yun yung panahon na ang mother ko ay nakikipaglaban sa cancer, breast cancer. Nandun ako sa, actually medyo late ako noon, papuri na nung dumating ako. Medyo maulan pa. Nandun ako sa may dulo, sa may ano, malapit na sa pinto. Nung ama namin na parang nagiging emotional na ako, though di halata kasi face mask, oo, face shield. Nung mga panahong yun, lalong-lalo na nung inensensuhan ng mahal na patrona, nung kinakanta yung compose ni Sir Nasser, Kuya Nasser na ano, anong title nun? Yung Open Sesa. Open Sesa, Santa Ursula. Ano ko, iyak ako ng iyak, hindi ko mapigil. Sabi ko, alam mo ma, mama, tawag ko talaga sa Santa Ursula. Alam mo ma, kayo na po ang bahala sa mother ko. Kasi, stage 4. Though, hindi ako nawala ng pag-asa hanggang dulo. Pero, sabi ko sa kanya, kayo na po ang bahala. Huwag niyo nang pahirapan ang mother ko. Either tanggalin yung sakit o sama nyo na sa inyo.
hindi ko mapigilan yung luha ko. Mula yun ang manawin hanggang ma-insensuhan si Santa Ursula. Talagang emotional ako. Kumbaga, naging madamdamin talaga yung bawat tagpo nun ang pangyayaring. Kaya hindi ko siya malilimutan. Sabi ko, yun isa sa mga panalangin na dininig ni Santa Ursula. Kasi sabi ko, ma, yung mama ko ngayon nahihirapan eh. Alam ko, anak mo siya. Kasi, ano ka namin eh. Though, ina natin talaga si Maria, ang Santa Maria. Siya ang pangatlong ina ko na lagi kong tinuturing. Pangatlong ina. Actually, pangalawa kasi pangatlo si Mother. So, sabi ko, ma, ina ka rin eh. So, alam mo kung ano yung pakiramdam na ang anak mo nahihirapan. Ang mama ko ngayon nahihirapan na eh. So, kayo na ang bahala. Huwag niyo nang pahirap. After that, December 2020, sinama na niya si mami ko sa kanya, sa kanila doon, sa kaharian ng George. So, sabi ko, it's still an answered prayer. Kasi hindi ko hiniling na gumaling siya eh. Hiniling ko na wag na siyang pahirapan. Noong una, di maiiwasan na talagang manduda. Alam ko, isa yun sa mga pag-uusapan natin. Yan ang buhay ko bilang deboto ni Santa Ursula. Hindi maiwasang magduda. Before that, actually, October 18. Sorry, matatandaan ako sa date. Ang galing mo naman sa mga date. Napapandaan mo yun. Matatandaan ako sa mga date, kuya. Hindi talaga ako nakakalimot. October 18, 2020. Oo. May tindahan kami. 12 ang start ng nobina. Oo. Lagi kaming online. Online ako, nasa tindahan, nakakabit sa speaker. Si mother ko nasa bahay. Tawid kasi yung bahay at tindahan. So, pabalik-balik ako. Siyempre, matanda. Hindi maalam sa mga ano technology and whatnot. Pabalik-balik ako sa taas. Taas-baba ako. Tindahan, bahay, tindahan, bahay. Araw-araw yun. Or gabi-gabi yun. Ma-attend kami ng nobina mas ng mahal na patrona Santa Ursula. October 18, parang 5th or 6th day yun. Tumaas ako dun kasi hindi niya maano, parang biglang nag-loading yung phone. Sabi niya nawala. Ay nag-start na nun yung pinakang nobina, yung panalangin. Inano ko, inayos ko. Siyempre, yung sa tindahan, nagpe-play siya. Iwan ko ngayon yung tindahan. Eh dahil tawid lang naman siya, hindi ko nilalak. Oo, mabilisan. Ano lang, mabilisan eh, mabilisan kilos. Pag dating ko, pagbalik ko sa tindahan, yung mga perang benta ko nung araw na yun, nawala. Oh my goodness. Okay. Nawala. Parang siguro 300 or 500. Pesos. Malaki na rin yun. Ang laki na nun. Amount po. Ang laking amount na niya. Though, ang pasalamat ko doon, natabi ko yung iba na mas malaki pa. Pero, malaking pera pa rin yun. Malaking halaga yun. 300 ata or 500 pesos yun. Ang balik ko, wala. Hanap ako kung saan ko nilagay. Saan ko nga nilagay? Yun, nandito lang naman yun eh. Halos baliktarin ko yung buong tindahan. Wala, hindi ko makita si 500. Akyat ako sa taas. Nilak ko na. Miyak ako. Sabi ko nga nawawalan tayo ng 500. Hindi ko alam kung nasaan. Nambaligtad ko na buong tindahan, hindi ko makilut. Miyak siya. Hindi ko makakalimutan yun sa miyak. Bakit ganito? Bakit miyak siya? Miya, bakit ganito ang nangyayari sa atin? Nakabuo tayo ng novena ng kay Nuestra Señora de Los Angeles sa Pila. Nakabuo kami ng novena kay San Rafael sa Montalban. Kasi lagi kaming online-online nga lang. Oo. Ako lagi akong nagsisimba online 6 a.m. Kasi ako nagbubukas ng tindahan. Oo. Amin. Buong quarantine. Yung pandemic na yun. Nagsisimba ako araw-araw online. Sabi ko, sabi niya, bakit ganun? Bakit ganun lang ginagawa sa atin? Hindi niya madiretsang, ba't ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos? Na ginagawa naman natin yung parte natin bilang mananampalataya. Bakit
kailangan niya tayong pahirapan ng ganito. Iyak ako noon. Nasa isip ko, bakit? Ngayon, nung pagkakataong yun, October 18 na yun, umattend pa din ako nung misa online. Naiyak ako. Iyak lang ako ng iyak. Tapos hindi ko napapakinggan yung ano. Actually, to be honest, hindi ko naintindihan. Oo. Hindi ko naintindihan yung homily or whatnot. Parang ang pagkakatanda ko nun, inintsensuhan din si Santa Ursula. Sabi ko, ma, anong nangyayari sa buhay? Bakit ganito? I mean, binigyan mo ako ng buhay. Pinanalangin mo na mabuhay ako. Pinanalangin mo na bigyan ako ng talento para maibalik ko lahat ng biyaya na pinagkaloob mo, pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin mo. Pero bakit ganito ang ginagawa mo sa akin? Bakit? Ba't niyo ako pinahihirapan? Tanong po yun. Tanong ko yun lagi mula nung araw na yun. Sabi ko, bakit? Bakit niyo ako pinahihirapan? Ayoko nito. Hindi ko naman hinahanto eh. Hindi ko naman gusto itong mga nangyayari. So bakit? Ganun ang lagi kong tanong. Bakit? Bumalik ako dun sa pinagmulat na pinanalangin niya na mabuhay ako, na mabuo ako. Sabi ko, yun palang napakalaking biyaya na eh. Parang, bakit ako magtatanong kung ganito ang ginawa sa akin? 500 lang yan! Parang ganun yung biglang kumasok sa isip ko noon ding araw na yun habang iniinsensuhan siya. Parang kinausap ako ni Santa Ursula na, nak, 500 lang yan. Akong bahala. Maya-maya, may dumating. Nakuha niya yung 500. After mass, siguro 10, 15 minutes after mass, natapos na, ano ko eh, lugmok ako eh, 500 yun. 500 yun, kahit sabihin mong, ano, malaki pa din. Malaki amount din yun, lalo na rin panahon yun ng pandemic. Hirap tayo lahat nun eh. Wala talagang pagkukuhanan, kumbaga. may lumapit, sabi. Uno, inigay sa akin yung kalbad. Ano po ito? Kasi yung batang pumupit niyan sa'yo, nakonsensya. Sabi niya, kinuha ko po ito sa perahan ni Kuya Un. Kasi yung perahan yung parang ano, yung arenola. Oo, yung usual sa mga tindahan. Usual. Sabi, kinuha ko po ito sa perahan niya eh. 500. Kung ano yung 500 na yun, sinatatandaan ko parang mga lumalumang 100 yun eh. Kung ano yung 500 na yun, yun pa din yung 500 ng ganyan eh. Sabi, binalik eh kasi na-consensya about. Parang hindi niya maalo na, parang hindi niya matanggap ng bata na ang dami kong pera, pero hindi naman to sa akin. Oo. Hindi pinabalik dun sa matanda. Nakuha ko si 500. Sabi ko, wow, ang galing. Kinilabutan ako nung panahon yun. Kinilabutan ako kayo rin ang kinikwento mo. Diba? Nung iabot sa akin, ganito ako eh. Nakanga ako na, sige po, salamat po. Yun lang nga nasabi ko. Umalis na yung ano, hawak ko pa rin yung 500. Sabi ko, ang daling. I mean, hindi ko pinagdasal kay Santa Ursula na ibalik niyo po sa akin yung 500. Kasi kailangan ko yun eh. Sabi ko lang, bakit niyo ako pinapahirapan? Parang bigla nga siyang sabi na 500 lang yan. 500 lang yan. Kumbaga, kikitain mo pa yan. Huwag kang mag-alala kung bahala. Pero binalik niya yung 500 mismo na yun. So sabi ko, ang galing. I mean, kahit hindi mo hingin, ibibigay kung para talaga sa'yo. Ibibigay ng Diyos kung para talaga sa'yo sa pamamagitan talaga ng panalangin ng mga banal, lalo na ng Mahal na Patrono ni Santa Ursula. Napakaraming panalangin ko ang talagang tinupad niya. Lalo na nitong mga nagdaang panahon nga na ano naman, si mother ko namatay nga ng 2020, hirap ng buhay, kung san ako napadpad. Actually, nasa Morong na ako ngayon. Oo. Mula Itan, Morong, 18 kilometro ang layo. Napakalayo din. Napakalayo. Magkano din ang pamasahe? Magkano rin? Morong, ano? Almost 200 ang pamasahe mula
Itan hanggang San Guillermo, sa Morong, doon ako nakatira. Daming tinupad na panalangin gaya ng pagbabalik ko sa pagsaserve. Oo, nakikita ko nga na tumutugtog ka na ulit. Nagbalik ka na sa pagsaserve. Sabi ko very nun, good. Sabi ko nun sa kanya, doon siyempre nung pandemic na tingin. Oo, siyempre. Sabi ko sa kanya nun, nung fiesta ng ano, siguro 2021 yun, fiesta ng 2021, na hindi ako naka-online lang. Kasi parang yun yung may restrictions kasi nung panahong yun. May mga restrictions pa. So, nagsimba pa rin ako online habang ano, habang naglalakad ako pa uwi. Tapos pag uwi ko, pinonect ko sa ano, sa speaker. Kinausap ko pa rin siya sa cellphone. Sabi ko, ma, parang gusto kong mag-serve ulit. Baka pwedeng bumalik. I mean, syempre, hindi na dito kasi may parish na kami doon. So, sabi ko noon pagkatapos kong kausapin siya, sabi ko, parang ano na eh, parang hindi na posible. Eh. Kasi nagkaroon na rin ng organista yung kapilya namin, ganito. Inalis ko na siya sa isip ko. Sabi ko, sige, makakapag-serve naman ako sa ibang pamamaraan. Kung hindi man sa pagtugtog, or hindi man sa loob ng simbahan, kahit sa labas ng simbahan. Basta makapag-serve. Kasi parang yun talaga yung naging simula rin ng devotion ko kay Santa Ursula. Na ibalik nga lahat sa pamamagitan ng pagsaserve. Hindi ko in-expect na mapapadpad ako ng San Guillermo, ng Morong, para doon pala ako nakatadhan ng mag-serve. So, ang hiniling ko lang sa kanya noon, kasi sabi ko nga eh, makapag-serve ako sa kapilya. Yun ang hiling ko sa kanya. Pero, tinan mo ang ibinigay sa akin. Sa parish ako nagsaserve. Parish. Mas malaking responsibility at mas malaking liyaya kung binigay sa iyo. Yes, at actually, ginawa pa akong choir master noon, nung mga panahon. So sabi ko, parang ang hiningi ko lang ay tubig. Binigyan ako ng juice. Binigyan ako ng soft drink. Binigyan ako ng soft drink. Ganun. Kasi hindi mo talaga matatansya ang kung gaano kalaki ang himala na maipagkakaloob sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Patrona. Lagi kong isinisingit na sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Patrona kasi kahit kailan sa panalangin ko, hindi nawawala ang pagtawag ko sa Mahal na Patrona, Santa Ursula. Pag bumabagyo, Santa Ursula, ipanalangin niyo po kami sa Ithan. Yung mga nakaraang bagyo, lagi kong pinapanalangin, Santa Ursula, ipag-adya niyo po kami dito sa ganitong kasamaan. Kahit nasa Morong nga ako, minsan kakausapin ko pa, Santa Ursula, idamay niyo po ang Morong, ano eh, kasi baka mamaya binangonan lang eh. Oo. Baka yung bandera niyo sa binangonan lang, idamay niyo po yung Morong, ano eh, para ligtas din kami. Lagi kong tinatawag si Santa Ursula. Napakarami, maliliit na panalangin, malalaking panalangin ang talagang tinupad, natupad at impinagkaloob sa akin sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Patrona. Kaya malaki ang pasasalamat ko. Hanggang ngayon, bilang deboto nga, yun, talagang hindi pwedeng dadaan ng fiesta season, lalo na ang kapistahan. Oo. Hindi ako nakakasimba, kahit online, kahit ano, or pag-uwi ako dito sa Binangonan, pupunta ako sa amin sa Itan, dadalaw sa mother ko sa Himlayang Katolika. Himlayan, oo. Hindi pwedeng hindi ako dadaan dito sa simbahan ng Binangonan. Kasi dito ako nagmula, dito ako nanggaling, dito ako bininyagan, actually. At ito ang talagang naging pinagmula, naging ugat kung bakit malalim ang pananampalatayang Katoliko ngayon, hanggang ngayon. Siguro una, pagtatapos na lang din ang ating kwentuhan ngayong araw or ngayong umaga, ano yung may iwan mong mensahe sa ating mga manonood, mga Ursulino at ang mga deboto ng ating hinakamamahal na prinsesa at patrona ng Ginoonan? Siyempre, ayun, unang-una po sa lahat, kumapit tayo. Diba? Palagi tayong kumapit sa Diyos. Kumapit tayo sa pananampalatayang Katoliko natin na
mapanghihinaan tayo ng loob, yes. Pero patuloy tayong lumapit, patuloy tayong kumapit sa pananampalataya, di ba? Sabi nga dun sa kantang ano, yung usong kanta dati, parang lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, Okay. Ikay lumalayo. Parang ang Diyos lapit ng lapit sa atin, pero tayo, layo tayo ng layo. Diba, lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ikay malabo, malabo, tayo'y malabo. Lumalabo ang buhay pag malayo tayo sa Diyos. Lumalabo ang buhay pag hindi tayo lumapit sa Diyos. So, yun ang unang-unang siguro masasabi kong advice sa mga kadiboto ni Santa Ursula, kumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, siyempre, kumapit tayo at humingi ng panalangin sa Mahal na Patrona Santa Ursula. Hindi lang ako ang may mga karanasan ganito. Maraming deboto, ang mga kadiboto, siyempre, ang may karanasan, mapalad lang ako dahil ako yung nabigyan ng pagkakataong ito na maibahagi ng kwento ko. Marami pa akong kwento na mga panalangin na natupad ng Mahal na Patrona. Yun ang pangalawa kong masasabi. Of course, kumapit tayo sa ating pamimintuho sa Mahal na Patrona Santa Ursula. Palagi nating isama sa parte ng ating panalangin. Siyempre, ang Panginoon, ang Mahal na Birheng Maria, at huwag natin kalimutan ang Mahal na Patrona Santa Ursula. Kasi napakaraming panalangin ang natupad, napakaraming dalangin ang talagang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Patrona ng Santa Ursula. Yun, kumapit tayo sa Diyos, pananampalataya, kumapit tayo sa Mahal na Patrona Santa Ursula at sa pananala. Kaya maraming salamat po, no, sa pagsama sa amin ngayong umaga, no, sa isa na namang makabuluhan at makusong usapan sa pagpapatotoo sa mga nagawa ng ating Panginoong Diyos at of course through the intercession of Santa Ursula, no. Maraming salamat at nawa ay lagi kang pagpalain ng Panginoon. At maraming salamat din po sa inyong lahat mga Ursulino sa patuloy na pagsama sa amin dito sa Kwentong Ursulino, Prinsesa ng Binoonan. Kayo po, may kwento po ba kayo tungkol kay Santa Ursula? Mag-message lang po sa aming Facebook account at Ursulan Media. Again, maraming salamat po. Ako po si Kuya Jess at pagpalain po tayo ng Poong May Kapal.